ng NTC kung tama ang ina-advertise na speed ng mga internet service provider sa bansa. Ang resulta, isa sa mga ito, bagsak sa speed testing. My live report si Bernadette Reyes. Bernadette. Emil, nagsagawa ng testing ang NTC para suriin ang internet speed ng mga internet service providers o ISP. Base sa off-net measurement, lumalabas na mababa sa in-advertise ang speed ng Bayantel, habang malapit naman sa ipinangakong internet speed ang lumabas sa resulta ng ibang ISP. Dakong alas dasang hapon kahapon, sinubukan ang download speed sa NTC at pasado nga ang ibang mga internet service providers liban na lamang sa Bayantel. Sinisikap pa ng GMA News na makuha ang panig ng mga ISPs. Sa October pa ang simula ng actual testing at magkakaroon ng known at unknown sites sa isang araw. Gagawin ito araw-araw sa loob ng 2 linggo kada buwan at saka ipapublish ang resulta. Sa ngayon wala pang threshold o standard, kaya wala pa rin sanctions na maibibigay sa mga hindi compliant. Pero kapag sinabi raw na up to 3 Mbps, dapat naabot daw ang speed na ito. Emil? Sa monitoring mo, Bernadette Reyes, habang ginagawa mo yung istorya na yan, lumalabas sa impormasyong nakalap mo dito sa NTC, ano-anong lugar, particular muna dito sa Metro Manila, ang bumabagsak yung signal o hindi tugma doon sa Mbps, doon sa speed na binibigay ng internet provider, Bernadette? Emil, nung isinagawa itong testing na to, isolated pa lamang yung kanilang pinagkuna ng resulta. Kahapon ginawa ang testing doon lamang sa compound ng MPC at gayon din ang testing na ginawa ngayong araw. Ngayon yung mga lugar na magtitesting sila sa labas ng confines ng MPC building, yan ay sisimulan sa Oktubre pa at iaanunsyo nga yung iba mga lugar na magsasagawa ng testing, pero meron rin mga ibang lugar na hindi nila sasabihin kung saan sinasagawa yung testing para kumbaga ay hindi mapaghandaan ng mga ISPs yung mga lugar na iyon. Emil? Huli na lamang, Bernadette, siguro ang isa sa mga pinag-iinteresan ng ating mga kababayang malaman dito ay kung ano yung dahilan kung bakit napakabagal, kunyari, ng isang internet speed sa kanilang lugar. Ayon sa NTC, meron ba silang binigay na dahilan, Bernadette, kung bakit ganoon? Wala lang nabanggit yung NTC kung bakit nga may mga ibang lugar na may kabagalan yung internet speed. Pero ayon doon sa ating mga nakausap na stakeholders, meron daw kasi mga iba't ibang bagay na maaari maka-apekto nga dyan sa sinasabing internet speed. Isa na rin daw dyan ay yung distansya ng isang gumagamit ng internet doon sa kumbaga site na nagbibigay ng signal o nagbibigay nga ng access doon sa internet. Maaari rin naman daw na yung lugar kung saan pumunta ang isang tao ay maaaring crowded o kumbaga marami nang gumagamit ng internet doon sa lugar na iyon, kaya maaaring ang gumagal yung serbisyong kanilang natatanggap. Emil? Maraming salamat, Bernadette Reyes.